sa tabi ng lawa ng Balete. Yan, ito yung pusa, ito yung karagatan niya. Madami pang namamangka. Ito po, may mga fisherman. On the side, may namamangka dun. Tapos, ayun. Ayun po yung taal. Ayun. Ayun. Ayun po yung taal. Kulay abo na po siya. Wala na siyang uso. Thank God. Kaya yung mga mamamangka dito, balik na ang buhay. Pero nakalagay din po, bawal pang tumawid. Po yung mga kasama ko. Ayun, kita mo yung usok din natin. Ayun, taal. Dito po ako sa Balete. Kulay abo ang bundok. Tumigil ka. Dahil sa asupre at amoy asupre pa talaga dito. Ayan po. Ayan, kasama kami ni Pastora Bilet. Ayan, natatanaw niyo pa ang taal. Taal, anong tawag, volcano? Ayan. Amoy sulfur po dito. Yung bundok. Kulay abo. Hindi kulay berde, hindi kulay blue. Dito po kami sa Balete. Likod to ng munisipyo. Ayan, munisipyo po. Try kong i-zoom. Pero hindi ko ma-zoom dito. Pero may zoom na ako ng coffee. Dito kayo tumayo. Ayan. Mag-ano daw po kami dito. Ano gagawin natin dito, Pastora? Mamimigyan ng relief at counseling. Ayun. So, galing kami kanina sa Lipa. Ngayon, nandito na kami sa Balete. Elementary National High School. Kaya lang hindi kami pinapasok. Kaya nag-direct sila kami na ang Balete. Hi, sir. Ay, yung pangalan nito bang anak mo? Mga sir, at so, yun po, naka-uwi na po ako from Lipa, Batangas. Galing din po kami ng Balete. Actually, din po kami nag-counseling sa mga evacuation center po sa Balete, Batangas. Na yun nga, panakita nyo naman dyan. Nasa likod lang po nung evacuation center ng City Hall, yun yung lawa. Tapos po, yung tanaw na dun yung Taal Lake. Yun, so thankful ako sa King's Chapel, Lipa, Batangas, sa kanilang ginawang operation, counseling doon sa mga tao. Nagdala lang po kami ng simple kit, hygiene kit lang naman po yung dinala namin para syempre may abot din. Tapos mapag-pray po namin sila na sisiyahan po kami. Ako personally kasi po talagang gustong-gusto ko din talagang tumulong bagamat yung financial capacity ay talagang nagpa-fundraise pa nga ako talaga para sa mga needs namin dito sa church. Pero gusto ko talagang tumulong. Kaya nung nag-post po sa ng invitation si Pastora Bilen Reginald dun sa chat group namin sa G12 Network, talagang yes agad ako. Kasi po sa puso ko talaga nagde-desire ako na may magawa din naman ako para sa mga kababayan. Ayokong basta lang tumahimik, basta lang manalangin. Gusto ko talaga may gawin. So thankful po ako na invite ako doon.
nakaka-bless kasi yung pong tent na napasok ko, yung mag-ina, after namin mag-pray, share ko po kasi na mahal sila ng Panginoon, manalig lang sila, sapagkat sabi nga sa John 3:16, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos, kaya binigay niya yung bugtong na anak. So sabi ko nga po, hindi relief goods ang ibibigay ng Panginoon, kundi yung mismong anak na niya. Kasi kapag nanalig tayo sa anak, may pag-asa, kompleto yon, complete package, ika nga. So, yun po, nananampalataya sila, tinanggap nila ang Panginoong Jesus, nanalangin kami ng pagtanggap. Tapos sabi po nung nanay si Ate Celeste, sabi niya ito yung hinahanap ko, yung kapayapaan sa isip ko. Diba, pumayapa ka po? Sabi niya, oo. Nawala na yung alala ko. Sabi niya, natanggap ko yung kapayapaan, salamat. Yun. So sabi ko, ay, thank you Lord. Talagang ikaw yung totoong relief. Na talagang yung Panginoong Jesus po. Kaya, salamat King's Chapel pa for inviting me. Pag meron pa ulit, sama po uli ako. Mahalaga din kasi talaga po yung teamwork na kumikilos. Kaya yun, so, talaga pong babangon ng Pilipinas. Basta po, babangon ng Batangas. Basta kasama natin ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus po ay talagang hindi relief goods, hindi pera, hindi material lang binigay, yung sarili na niya. At pag tinanggap mo siya, nanalig ka sa kanya, walang imposible. Lahat kayang-kaya niya gawin. Yun, so, bangon Batangas, it's a blessing to be a blessing. Masaya po talaga ako na kahit papano po talaga, may tao na nakatanggap ngayon ng kapayapaan. Sana gusto ko pang maulit. Given the chance, the opportunity to do it, I want to do it again. So, thank you po for watching. Tayo po yung manalangin lang talaga para sa ating mga kababayan. Kasi Diyos lang po talaga ang totoong relief. Siya po talaga ang totoong relief. Siya ay nagre-relief ng nadadama ng puso at isip. Yung mga kababayan nating mga mapagbigay, nare-relief po nila yung mga immediate needs. Yun. Pero pagka nag-iisa na po, kailangan din naman magkaroon ng relief sa kanilang puso at isip. At ang Panginoon na po ang tugon yun. Magandang araw po. Salamat po.